Isa na naman, napakagandang araw sa atin lahat, mga kaitik at mga ka-OFW. Mga ka-OFW, sabay-sabay tayong mangarap at taparin ng ating pangarap na negosyo para pag-uwi natin sa Pilipinas ay mayroon tayong pagkakakitaan. Ayan po, kung nakikita nyo ang ating mga itik, ang sarap ng kanilang buhay. Yan po talaga yung normal na buhay ng itik, nakakaligo sila sa tubig. Mas natatanggal yung stress nila pag ganyan ang kanilang buhay, kasi yan ang normal na buhay nila. Kaysa yun doon sa nakakulong lang na hindi sila nakakaligo sa tubig. Yan po. Ang sarap po ng may ganitong munting palayan. Kung kayo po mga kaibigan ay meron kayong ganitong palayan, ay masarap po dyan mag-alaga ng itik. Meron na kayong pag-alaan at meron kayong tubig na pwedeng pagtaniman ng asula na pagkain ng ating mga alagang itik. Ayan po, inaanyayahan ko po yung mga OFW natin na ang pag-iitikan po ay maganda pong negosyo kung meron kang magandang lugar katulad nito. Meron kang palayan na pwede nilang galaan, kasi pag meron kang ganito, mas makakatipid ka sa pagkain. Kasi pag ang itik mo is nakakulong lang siya, yung tinatawag na elevated na kulungan, yun, magastos ang ano dun, sobrang gastos ng pagkain, kasi kailangan mo talagang bumili palagi ng feeds. Hindi katulad ng ganito pagala na ano lang, pag mawalan ka ng budget, pwede mo silang pakawalan, pwede mo silang alternate feeds, tapos pagala. At kung hindi pa sila naging itlog, mas maigi pagala lang muna, kasi yung itik kahit ano pa yung pakain mo ng pakain, hanggat hindi pa nila naabot yung tamang buwan ng pangingitlog, ay hindi pa yan mangingitlog. Kaya para hindi kayo malugi, mas maganda muna pagala muna hanggang dumating ang buwan na 4 months to 5 months hanggang 6 months. Kasi alam nyo naman na ang itik is napaka lakas kumain, na minuminuto po yan ay kumakain, ang lalakas kumain ng itik. Kaya habang hindi pa sila nangingitlog, mas maigi pagala lang muna, asula, dahon-dahon. Tapos pagdating ng time na malapit na silang mangitlog, dyan na tayo mag focus sa ano, sa feeds. Ayan, kaya para tayo po ay makatipid sa pagkain, kasi talagang malaki ang magagastos pag puro feeds ang ating ipapakain. Sa pag-iitikan, kailangan lang natin ng konting diskarte, kaalaman, para hindi tayo masyadong makagastos sa pagkain. Ayan po, yung mga kapwa nating OFW ay inaanyayahan ko rin mag start na rin kayo ng negosyo para pag-uwi ng Pilipinas is merong pagkakakitaan, nang hindi na sa ganun eh, balik nang balik sa abroad, nang mas masarap dito sa Pilipinas nang kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ayan lang po ang aking maisi-share sa inyo ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ako po ay humihingi ng konting pindot sa subscribe button at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking munting kalokohan na biro lang ha. Mga ka-OFW, alam kong mga pagod dyan sa abroad, kaya konting tiis lang, konting ipon, at pag makaipon, negosyo tayo para tayo naman ang boss. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo sa ating kapwa kaitik. Maraming salamat. Kung makakapag-share kayo sa aking comment section sa inyong mga kaalaman,
yung mga master dyan mag-itikan, i-share nyo naman kung ano ang inyong mga experience sa pag-iitikan. Ayan lang po mga bossing at mga ka-OFW, magandang araw sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Bye!